Pango, eh talagang pango naman ako eh. Ang tagal ko na sinasabi eh. Ano pang gagawin ko sa ilong ko? Papalit ako ba yan? Inebra fans yan eh. Kahit si Michael Jordan ako compare. Bisa ka, pinagsasaba na si Kobe tsaka si Michael Jordan tas 47 ang lalabas. Marcus Smart! He is on fire! Pwede ba tayo magpasapaw doon? Sige. Eh, siyempre, eh, alam nyo naman, ako mas mayabang ako doon. Yun! Diba? Wala lang kangkungan! Hindi makakaila na isa si Mark Kagiwa sa mga top PBA players ng ating henerasyon. Kahit madaming panahon na ang kanyang nakaligtaan dahil sa injuries, isa pa din siya sa mga player na naglagay ng kanilang marka sa PBA. Kilala bilang The Spark dahil sa kanyang instant offense at angas na nakakahawa sa loob ng court. Mapadati man hanggang ngayon, si Mark Kagiwa ay ang The Spark ng Barangay Ginebra. Si Mark Kagiwa ay isang 6'1 combo guard from Glendale Community College. Marami ang nagsabi na isa siyang surprise pick noong 2001 PBA draft since hindi siya ganun kakilala dito sa Pilipinas. But Ginebra picked Mark Kagiwa 3rd overall at dito nagsimula ang kanyang karera sa PBA. Mark Kagiwa quickly became a rookie sensation dahil sa kanyang mga exciting plays kagaya ng mga kanyang crossovers, aggressive drives, and yung mismong tagong angas niya sa loob ng court. Despite being a rookie, andun yon. Nabansagan siyang The Blondie Bomber, pero napalitan ng The Spark later on dahil sa kanyang instant impact off the bench. In his rookie year, nag-average siya ng almost 14 points and 5 rebounds with his minutes mostly off the bench. Ang sapat na yan para manalo siya ng PBA 2001 Rookie of the Year Award. After a strong rookie season, kunti-kunti nang nabubuo yung chemistry ni Mark Kagiwa at ang kanyang fellow Phil-Am youngster na si JJ Helterbrand. They would later on be nicknamed the Fast and the Furious dahil sa kanilang matinding run and gun plays at mga agresibong drives. The Fast and the Furious would later on take the league by storm as they win their way for a back-to-back championship run sa 2004 Fiesta Conference at 2005 Philippine Cup. One of the most notable games of Mark Kagiwa's career is yung career high niya scoring 45 big points. After the 2005 season, Mark Kagiwa would go on his best scoring season sa 2006-2007 PBA season, averaging 24.6 points and 4.5 rebounds on an astonishing 39 minutes per game, though na-eliminate sila ng Red Bull sa quarterfinals in the Philippine Cup. But Kagiwa and the Barangay redeemed themselves sa 2007 Philippine Cup kung saan nag-average siya ng 24 points per game, making him the best player of the conference and will later on secure the championship, besting the San Miguel Beermen in 6 games. Dahil sa kanilang style of play, people really loved them. Silang dalawa ay naging representation ng Ginebra as playing with pure passion, giving it your all at camaraderie. It's very clear ni grabe yung bond between them, and the fact that they are already on the top of the league with them just about to hit their athletic prime got a lot of fans excited sa mga parating na seasons. Pero unfortunately, Mark Kagiwa has been plagued by injuries on his prime years. He even sat a whole entire season just to recover his patellar tendon on both knees. Nasa peak pa lang ng kanyang karir si Mark Kagiwa, with him only being 29 at that time, and Ginebra is just fresh from a championship. Sayang talaga yung what ifs sa scenario na yon, as both of Kagiwa and the Helterbrand couldn't win without each other. Pagkatapos bumalik ni Mark Kagiwa sa court, medyo natagalan bago siya mag-adjust, and despite playing only 22 minutes per game, Kagiwa still average almost 20 a game, and that proved to everybody na papalagpa, hindi pa tapos ang arangkada. And Kagiwa would continue to up his production and win back-to-back Best Player of the Conference Awards no 2011-2012 season, allowing him para manalo ng kanyang first ever MVP award. Ang daming chance para kay Kagiwa para mapanalunan ng MVP award, pero palagi siyang kinukulang.
Palagi siyang natatalo sa media voting dahil most media people nayayabangan sa kanya. Pero 2012 was a different case. Kasi despite Gary David having a strong case, yung back-to-back BPCs ni Mark Kagiwa sealed the MVP trophy. At 33 years old, sa PBA, pa-back-end pa lang ng prime years pa din yan. With the addition of LA Tenorio, si Mark Kagiwa same old pa rin. Ganun pa din, still playing at a high level, pinapanis yung mga rookies, less explosive nga lang pero mas magulang na. Pero unfortunately again, Kagiwa suffered an MCL injury na na-force siya to miss multiple months sa Commissioner's Cup. Ginebra would continue to advance in the finals, pero yung recently recovered Kagiwa and Vernon McLean being hurt ay hindi sapat para manalo sila sa Alaska Aces. Sayang lang talaga kasi dun sa 8-year drought ng Ginebra, may mga promising teams sila na never nagbunga ng championship. Example na lang yung 2013 Commissioner's Cup lineup with Tenorio, Ellis, Mac Baracael, Kirby Raimundo, Rudy Hatfield, and solid veteran role players. Malaking factor na din talaga yung coaching as nagkaroon nga ang Ginebra ng 3 coaches in 3 conferences in that year and ang daming failed experiments kagaya nung 2 head coaches noong 2010, yung Carriazo experiment, and much more. Ang daming years na nasayang kay Lamarck and JJ, especially noong mga mid-30s nila. Sa walang katapusan na pagbalasa ng head coaching spot sa Ginebra, walang nag-expect sa naging sumunod na ganap with their rival coach ng San Big Coffee na si Coach Tim Cohn will now call the shots para sa Ginebra. Of course, Tim Cohn applied his patented triangle offense sa Ginebra which in theory perfect fit sa kanila. Pero parang nahuli si Tim Cohn ng dating with Kagiwa already past his prime. For Mark Kagiwa, para mag-succeed yung team, alam niya na kailangan niya na talagang mag-step back and let others shine. Despite being on the bench most of the game, tuwing ipapasok si Mark Kagiwa, instant impact siya sa court in any way possible. And after 8 long years, yung 2016 Governor's Cup looked like the perfect opportunity para sa Ginebra to win it all. With Mark Kagiwa already past his prime, si Helter Brad naman 40 years old na, it was definitely a redemption tour para sa Ginebra. And it showed sa finals matchup nila sa Meralco. Being down 2 games to 1, the Fast and the Furious showed everybody na hindi na nila palalampasin tong pagkakataon na to para manalo sila ng kampiyonato. Now Hodge goes to double, slapped away by Helter Brad. Great. JJ! Wow! Happy birthday, JJ! You're making play! Uy, ganda ng blackout naman ni Mark Kagiwa. Tumira pa sa ilalim, pasok! That's definitely going to pump up this crowd. Mark Kagiwa, the crossover. Jumper! Oh my, JJ! Wow! He let fly. Alam kung this is his last game, and you know we've been together every day in practice, and miski nanalo kami, I hope he doesn't retire. Matapos ang revival ng Ginebra, Kagiwa would continue suiting up for Ginebra not only as a spark on their bench but also as a mentor for their young players, showing as an example ng kanilang never say die spirit, and Kagiwa would soon score 10,000 points at 3 pang championships with Ginebra. Yung career ni Mark Kagiwa para sa akin is one of the most underrated careers in recent memory. Kahit na maraming fans sang Ginebra na nakaka-appreciate sa kanya, sa tingin ko madami din yung mga PBA fans na either hindi siya inabutan or talagang hindi lang nila trip si Mark. Which is normal lang naman since we have our own opinions sa sports. Pero with Mark Kagiwa, kahit na sinasabing Kang Kong or Gatorade Lord, siya pa rin yung nagre-represent ng Ginebra. And siya yung idol ng idol nyo. Kahit na minsan lang siya ipasok, andyan siya sa team not only to provide knowledge, pero as an example na din to remind their players sa never say die spirit. At yung career ni Mark Kagiwa, sobrang interesting na from his rookie year up to the last years of his career, in any way na kaya niya,
pinangangatawan niya yung pagiging spark ng team, mapa sa loob o sa labas ng court.